What is up mga tol? Kita nyo ba yung mga latest survey ngayon regarding sa election 2022? Especially yung sa mga presidential aspirants na yung mga status nila sa survey as of today, 27 of December. Kaya maingay yun eh. So since last month ata na obserbahan ko, lakas ni Marcos almost more than 50% of the kumbaga sa 1000 na respondents na tinanong nila eh 50% nakukuha lagi ni BBM. Galing ha. Sunod si Lenny na 33% ganun something. And then, or 20% something. Tapos si Isko Moreno, 12%. Tapos yung iba, mabababa na sila. Pacquiao sila. Lacson. Siguro, dahil to sa laging tinitira kasi si Marcos eh. Laging hinahanapan ng butas. Laging binibigyan ng kaso para ma-disqualified siya. Para ma-disqualify siya sa election bid niya. Are you accusing my taxation? Siguro dahil sa mga ganun senaryo, yung bang pagtira-tira sa kanya, yung bang mga aligasyon, yung paulit-ulit na ibinabato sa kanya tungkol sa ill-gotten wealth ng mga Marcoses, yung mga pagnanakaw, di umano, yung mga tax evasion cases ni BBM, yung mga pagiging undergrad niya, wala siyang maipakitang katibayan na graduated siya ng college. Siguro dahil doon, parang lumalabas na underdog siya eh, no? Pero hindi pumunta rito para lait-laitin, ha? Kumbaga, minsan kasi, di ba, yung paglagi natin tinitira isang tao, nagmumukhang kawawa siya sa ibang tao. So, yung sympathy, yun ang nag-gain sa kanya. Yun ang nag-i-increase. Dumadami yung nag-i-increase yung negative na ibinabato sa kanya. Basta, yung kapangitan ibinabato sa kanya. Nag-i-increase yun eh. Ngayon, kasabay no, nag-i-increase din yung sympathy ng mga tao. Maaring nabubuisit na sila. Ano ba to? Lagi na lang wala na silang ginawa kundi tinira na tinira si BBM. Kay BBM na nga rin tayo ngayon. Walang mukha kanisa! Tapos yung iba naman, daldal ng daldal, dada ng dada, bato ng bato ng mga, ng kung ano-ano against BBM. Yun ngayon ang mga, bumababa yung simpatya sa taong bayan. So, kita mo, 53% na yung simpatya na nakukuha ni BBM. Eh, tandem niya pa si Duterte, si Sara Duterte. So, mas lalo pa siya lumakas. Actually, perfect tandem yung ginawa nila eh. Malakas parehas. Unlike sa ibang mga partnership, mataas yung isa, mababa naman yung vice. Ganun. Pero yung BBM Duterte, perfect combination kumbaga. Parehas, parehas. Nandun pa rin yung Duterte magic kumbaga. Ako ang tunay na presidente ng Pilipinas! Tapos, ito pa BBM. Ang tanong ko ngayon, kamusta kaya ang ABS-CBN pag nanalo tong BBM Duterte? Nasaan ang media? Nasaan? So, will it be another 6 years? Or... 1 eternity later. 2,000 years later. So, kumbaga, multi-channel na naman pa rin sila. 6 years. Kumbaga, kalat na naman sila ng channel. Channel 5 sa A to Z ngayon. Sa Kapamilya Channel. Kung saan ba? Cinema 1, meron ganun nata. Hindi ko alam kung... hindi natin alam kung ano story talaga. Kung talaga bang may kinalaman ng mga Duterte sa pagkakasara ng ABS-CBN. O si Kibuloy lang ang may kakagawa nito. Si Pastor Kibuloy.
na, by the way, hanggang March pa ang ating binigyan pa tayo hanggang March para i-submit na ni submit natin ang mga requirements natin para mapunta tayo sa langit. What? Hanggang doon na lang binigay niya requirements. Otherwise, pag hindi tayo nakapag-submit ng requirements until March na takdang binigay niya, eh mapupunta na tayo sa impyerno sa araw na 'yon. Anyways, balik tayo sa BBM Duterte. Yun nga, ito, hindi ko naman sinasabing baka ito na, may nanalo na. Walang buko, kanisa! Pero kung patuloy nga na napupukulin, na patuloy na aalipustahin o patuloy na babatuhin ng kung ano-anong mga aligasyon itong si BBM. Wala. Imbis na ibababa nyo siya, itinataas nyo lang siya. Ako hindi ako maka-BBM, hindi rin ako maka-Lenny. Dati maka-Isko Moreno ako, pero hindi na rin kasi parang wala nang pag-asa si Isko kung lagi na lang umaangat ang status nito si BBM. Kasi bumaba na bumaba yung status ni Isko. We'll see. Ilang buwan pa naman, may 5 buwan pa mahigit or 5 buwan bago natin malaman. Marami pang pwede mangyari. As I remember dati si Po, yung anak ni Fernando Po, si Grace Po. Ang lakas nila, bulusok sila ni ano, parehas. Ni Escudero, nung first months of, early months of campaign for president and vice president. Talagang nangunguna sila. Ito si Pangulong Duterte, medyo hindi pa. Pero natapos ang karera. Talo sila ni Duterte, di ba? So, ganun din si Marcos at si Duterte na si Sara Duterte. We don't even know kung masusustain nila yung kanilang peak. Yung pangunguna nila sa survey. Kasi meron pang, marami pang pwede mangyari, bilugang mundo, marami pang lalabas dyan mga credible na evidences para ikabagsak nila or nung kung sino. O pwede rin masustain nila, mas lalo pa sila umangat until wala nang landslide victory na talaga sila. Pero marami pa rin talagang pwede mangyari. It's either they will gain more or subside. Ilang mga tol, and just be wise in making decision when it comes to choosing who will be the next president of this country. Otherwise, we'll be just all be sorry for that decision, di ba? Ilang po, and still, stay home, keep safe, and God bless. Pero kung di nyo na matiis, sige, pasyal lang, pero ingat lang. Bye, and Merry Christmas, and a Happy New Year. Mm-hmm.